Buo pa rin ang tiwala ni Pangulong Rodrigo Duterte kay Health Secretary Francisco Duque III. Ito ay kahit nakaliwat-kanan na ang panawagan na sibakin na sa pwesto si Duque at inirekomenda na rin ng Senado na sampahan ng kasong malversation of public funds ang kalihim dahil sa anomalya sa PhilHealth. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, hinihintay pa ngayon ni Pangulong Duterte ang resulta ng investigasyon ng binuong task force ng Department of Justice. Sa September 14 anya, inaasahang matatapos ang investigasyon ng task force. Si Presidente naman po ay nagtitiwala pa rin kay Secretary Duque, pero antayin po natin ang rekomendasyon ng task force dahil kung meron ding ganyang rekomendasyon ng task force, ay re-respetuhin naman po ng Presidente yung rekomendasyon. Kasabay nito, naniniwala ang palasyo na sapat na ang ginawang pagsibak ni Pangulong Duterte sa mga tiwaling opisyal ng PhilHealth para makuhang muli ang tiwala ng taong bayan. Ayon kay Roque, may ipinataw na rin na preventive suspension sa mga PhilHealth officials. Tingin ko naman sapat na po yung ginawa ni Presidente na pinalitan niya po at nagtalaga siya ng bagong Presidente at CEO ng PhilHealth at nagpapatuloy po ang investigasyon. Meron na pong mga na preventive suspension. Halos lahat po ng miyembro ng Execom ng PhilHealth ay under preventive suspension for 6 months without pay. Seryoso anya si Pangulong Duterte na walisin ang korupsyon sa PhilHealth, lalo't 2 taon na lamang ang natitirang panunungkulan sa Malacanang. So tingin ko po seryoso ang Presidente at tinatanggap po ng taong bayan kung gano'ng kaseryoso ang Presidente para dinisin ang hanay dyan po sa PhilHealth. At sa ganun, magkaroon po ng katuparan yung ating sinulong na universal healthcare, libreng gamot at libreng paggamot sa lahat ng Pilipino. Marami sa mga miyembro ng PhilHealth ang nadismaya at nawala ng tiwala nang maibunyag sa publiko na paubos na ang pondo ng ahensya dahil lamang sa korupsyon. Chona Yu, Radyo Inquirer de Benta, Bayang Nagtatanong, Mamamayang Nag-uusisa.